Sa pelikula na ito, ang bida ay si Mundong Yun, isang batang babae na labis na nabuli noong siya ay teenager sa pagitan ng 2004 at 2006. Ang mga bully ay isang grupo ng limang iba pang estudyante na pinamumunuan ng batang babae na si Park Yun-jin, na siyang pinakamalaking kontrabida ng serye. Ang apat pa ay ang mayamang batang lalaki na si John Jae-jun, ang agresibong batang babae na si Lee Sara, isang mas passive batang babae na si Choi Hae-jong, at ang batang lalaki na nadudumihan ang kanyang mga kamay sa marahas na pagkilos, anak Myung-oh. Galing sila sa mayayaman at maimpluwensyang pamilya, kaya pinoprotektahan ng komunidad ang kanilang mga aksyon, kahit na nakikipag-usap si Dong Yun sa pulis, wala talagang nangyayari. Ang mga gawa ng karahasan ay sukdulin, kabilang ang matinding paso sa balat na mananatiling makikita sa buong buhay ni Dong Yun. Maraming beses na nagsusuri si Dong Yun na magpakamatay, ngunit isang araw ay may nag-click sa kanya, at sinimulan niyang ialay ang kanyang buong buhay sa paghihiganti sa kanilang lahat. Ang unang plano para kay Dong Yun ay ang huminto sa pag-aaral, gusto niyang maghain ng karahasan sa paaralan, bilang opisyal na dahilan ng kanyang desisyon, dahil alam niyang makakaapekto ito sa reputasyon ng mga lalaki at ng mga guro. Gayunpaman, ang mga magulang ni Yun-jin ay nagtagumpay sa suhulan sa mga magulang ni Dong Yun, na nakumbinsi silang iwanan ang kanilang anak na babae at isumite ang kahilingan sa pag-dropout na may mga personal na dahilan. Si Dong Yun, sa makatuwid, ay wala sa paaralan, iniwan ng kanyang pamilya, na may kasaysayan ng karahasan sa likod ng kanyang mga balikat, pinaplano ang kanyang buhay, ang kanyang misyon ay nagiging paghihiganti. Sa loob ng maraming taon ay gagawa siya ng pinakamataas na pagsisikap sa pag-aaral at pag-iipon ng pera. Natuklasan namin ang kanyang plano habang nagpapatuloy ang serye, naging guru siya sa paaralan, na may tahasang target na maging pangunahing guru ng anak ni Yun-jin. Kapag siya ay nasa hustong gulang na, ang mga maton ay may matatag na buhay, si Yun-jin ay kasal sa mayamang may-ari ng negosyo na si Du-yong, at ang dalawa ay may isang maliit na anak na babae, si Ye-sol. Si Jae-jun ang mayamang may-ari ng fashion store ng kanyang pamilya, at si Myung-oh pa rin ang kanyang errand boy. Si Sara ay isang artista at isang adik sa droga, habang si Hae-jong ay isang flight attendant na ikakasal. Maraming bagay na dapat gawin si Dong Yun bilang paghahanda sa kanyang plano. Nakahanap siya ng dumitungkol sa chairman ng paaralan, kaya maaari niyang pilitin itong kunin siya bilang isang guro, at habang ginagawa iyon, nakipag-alyansa siya sa kanyang alilang babae, si Kang Hae-nam. Tutulungan niya siya sa kanyang paghihiganti, at bilang kapalit, kailangan niyang patayin ang kanyang asawa. Bukod dito, natututo si Dong Yun kung paano laruin ang sikat na abstract game na Go sa tulong ng medical student na si Juyo Jong, na umibig sa kanya. Ang layunin ay makuha ang atensyon ng asawa ni Yun-jin, si Du-yong, isang makaranasang manlalaro ng Go. Papalapit sa anak at asawa ni Yun-jin, gumawa si Dong Yun ng mga tamang kondisyon para maging palaging takot ni Yun-jin. Dahan-daang nakuha ni Dong Yun ang maraming kaalyado sa kanyang panig, nagtatag siya ng isang mapanganib na alyansa kay Myung-oh na ginagamit ang kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang posisyon sa buhay. Ipinahayag niya sa kanya na si Yoon So-hee, ang dating biktima ng kanilang bullyism, ay hindi namatay dahil nagpakamatay siya, ngunit pinatay siya ni Yun-jin. Pagkalipas ng ilang eksena, natuklasan namin na nawawala si Myung-oh. Tiyak na sinusubukan niyang kumita ng pera mula sa impormasyong ito, marahil ay bina-blackmail si Yun-jin. Ang glory part isang ay walang. Ipinaliwanag tungkol kay Myung-oh ngunit tila siya ay pinatay, at nang makita ang sugat sa paa ni Yun-jin, pinaghihinalaan namin na siya ang pumatay sa kanya. Nagpapatuloy ang part isa kung saan unti-unting pinatatag ni Dong Yun ang kanyang mga alyansa at ang kanyang plano, muli siyang naging malapit kay Yo-jong, ang taong nagturo sa kanya kay Go, at nangako itong tutulungan siya sa paghihiganti, na pinalakas ng kanyang pagkamuhi sa serial killer na pinatay ang kanyang ama. Sa isang punto, sa pagtatapos ng part isa, lahat ay gustong kumilos sa panig ni Dong Yun, natakot si Hae-jong na masira ang kanyang buhay at humiling na patawarin siya, naiintindihan ng asawa ni Yun-jin na may nangyaring kakilakilabot sa nakaraan, at gustong malaman ito mula kay Dong Yun. Maging si Jae-jun, na palaging nasa panig ni Yun-jin, ay susubukan na makahanap ng kasunduan kay Dong Yun dahil mayroon silang iisang layunin, sirain ang kanyang kasal, na makakatulong para kay Jae-jun na makuha ang kustodiya ni Ye-sol, anak ni Yun-jin na talagang biological na anak ni Jae-jun. Hindi pa ito alam ng asawa ni Yun-jin, ngunit mayroon siyang malakas na pinaghihinalaan.
Sa pagtatapos ng The Glory Part 1, maraming bagay ang nananatiling bukas. Naiulat na nawawala si Mayong Oh na ikinatakot ni Sarah sa mga posibleng tanong ng pulisya. Inatake ni Sarah si Haejong na siyang nag-uulat ng pagkawala. Bukas pa rin ang laban na ito sa pagtatapos ng The Glory Part 1, ipapaliwanag ng pangalawang bahagi kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, si Duyong, ang asawa ni Yeonjin, ay lumalapit kay Dongyun, sinusubukang tuklasin ang lahat ng ginawa ni Yeonjin sa nakaraan. Kinakatawan na ngayon ni Yeonjin ang isang banta sa kanyang reputasyon, at pinaghihinalaan din niya na ang kanyang anak na babae ay resulta ng nakaraang relasyon ni Yeonjin kay Jaejun, kaya nagsimula siyang kumilos ng may prioridad na protektahan ang kanyang buhay. Sa The Glory Part isang ending scene, nakita natin si Yeonjin na pumasok sa apartment ni Dongyun at natuklasan ang koleksyon ng mga larawan sa kanyang dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang asawang si Duyong ay pumasok sa silid. Iyon ang paraan ng The Glory ay ipinaliwanag na si Duyong ay kaalyado na ngayon ni Dongyun, na may kakayahang magkaroon ng access sa kanyang apartment sa mahalagang sandali na ito. Maraming salamat sa panunood, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang recap ng pelikula.